Top Players Agent, may analisis sa pag-alis ni Nerds Pinto sa Meralco at lumipat sa Ginebra. Nagiging mainit na paksa ngayon sa PBA ang UFA o Unrestricted Free Agency. Sa bisa ng 7-year rule na pinagtibay ng PBA, ang mga PBA players na na-draft simula sa year 2014, kapag sila ay nakapaglaro na ng 7 taon sa liga, sila ay magiging free agent as long as tapos na ang kanilang kontrata sa kanilang mother team. Paborito sa mga player, di tulad ng dati may karapatan pa rin sa kanila ang mother team nila kahit tapos na ang kanilang kontrata. Kung may offer na mas mataas, pwede itong tapatan ng mother team kung gusto silang pigilan. Sa ilalim ng 7-year rule, magiging unrestricted free agent na ang isang player as long as wala na o tapos na ang kontrata niya sa team. At gaya nga ng alam na nating lahat, isa si Nards Pinto sa mga unang nakinabang sa ruling na ito. Ngayon ay heto ang tanong, may ginawa bang magic ang Barangay Ginebra? Bakit sa kanila pumunta ang Dabawenyong si Nards Pinto? Anong klaseng pangungumbinsi ang ginawa ng Ginkings Management at nakuha nila ang mahusay na guard ng Meralco Bulls? Maganda na raw ang katayuan ni Nards Pinto bilang player ng Bulls at may standing offer sa kanya ang management. Ang pagkakaalam natin, 2 taon ng alok na kontrata bagamat walang detalye kung magkano. Sa Bulls, maganda na ang role ni Nards Pinto. Kasama na siya sa starting 5 at yun nga may standing offer na 2-year contract. Bakit sa Ginebra siya pumunta? May mga nagsasabi tiyak daw nagkaroon ng tampering. Posible raw na kahit hindi pa tapos ang kontrata ni Pinto sa Bulls ay may kumausap na rito. Sabi ko nga sa nakaraan kong video, mahirap patunayan ang ganitong akusasyon. Kailangan ang solid na ebidensya. Kahit sa ang korte, ang anumang akusasyon o bintang ay walang kabuluhan sa husgado kung walang ebidensya. At dahil walang malinaw na katibayan ng sinasabi nilang tampering, pag-usapan na lang natin ang mas kapani-paniwalang dahilan o rason kung bakit pinili ni Nads Pinto na maging kabarangay. Sa pag-aanalisa ng top players agent na si Marvin Espiritu, may mga rason siyang nakita kung bakit sa Ginebra piniling maglaro ni Nads Pinto. Isang factor daw na wala si Pringle at matagal na hindi makapaglalaro ang 2020 Philippine Cup Best Player of the Conference. Kung healthy raw si Stanley Pringle, maaari raw mag-isip-isip si Nads Pinto. Dahil mawawala si Pringle sa lineup ng Ginebra sa kabuuan ng Governor's Cup at maaaring lumampas pa rito, alam daw ni Pinto na mayroon siyang pagkakataon na makakuha ng mas maraming minutes dahil butas nga ang backcourt ng Ginebra. Tanging si Tenorio lang ang tumatao rito sa tulong ni Kent Salado. Yun daw ang isang factor. Ang pangalawa, posible raw na mas pinili ni Pinto ang Ginebra dahil ito ang pinakasikat na team sa PBA. Karamihan daw sa mga players at future players ay nagsilaking umiidolo sa Barangay Ginebra. Pangatlo, posible raw na may kinalaman din ang salary. Kilala ang SMC team sa pagiging galante, pero sa palagay ko'y hindi magpapahuli ang mga team under sa MVP groups. Galante rin si Big Boss MVP. Komento ni Coach Norman Black sa paglipat ng dati niyang player, nire-respeto raw niya ang desisyon ni Nads Pinto. Sa muling pagbubukas ng PBA games na hindi natin sure kung kailan, malalaman natin kung tama ba ang naging desisyon ni Nads Pinto. So yan lang muna mga ka-Republic. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.